Ito, tandaan nyo. Ito, mark my word. Mark my word. Yung mga taong nag-aaraw-araw dito at naka-headlock, at naka-handshake sa upline, bilangan nyo pinakamatagal niyan 6 months, iba resulta niya. Pag skillful ka na, pag knowledgeable ka na, if you know what to do, believe me, napakabilis ang networking. Tandaan nyo, bet pati pato. Diba? You need to, ano, take responsibility for your final decision. Dati, iyak po ang narinig sa akin, pero habang hinihimas ko ang kotse ko at tinitingnan ko ang check ko, ang lagi ko lang sinasabi. Ang saya ng pinagdaanan ko. Kasi lahat yun na gold mine na ginagamit ko para lalo kong yumaman, magbago, makatulong, magpabago ng buhay ng mas maraming tao. Because I myself is the result. Morning. Kumusta kayo? Ang galing ni BP, no? Yes. Halimon, Josan. I miss you. Ha? Ayan. Anyway, pwede ba natin kunang palakpakan si God? Grabe. Yung crowd na nakikita nyo ngayon, sinyalis na yan ulit. Yan yung mga sinyalis. Guwapo naman ni Brian. Pakis nga. Nakita ko si Brian na lumalabas eh. Palapakan niyo si BP. Ang galing, no? Ang galing niyo. Imagine mo, after 17 years, natuto rin siya. Kala niya wala akong pambawi, no? 17 years ko siyang chinaga. Pero ang galing, palapakan niyo si BP, no? Siyempre, yung mga speakers natin, si Ma'am Janina Juban, no? Grabe. Imagine mo yung bata na yan. Diba? Sino mga engineer dito? May mga engineer ba dito? Meron? Ah, meron. Sir, hi. Engineer. Engineer tsaka engineer. Diba? Imagine mo kasi yan si Ma'am Janina, no? Actually, nakaka-proud. Diba? Sabi nga, napaka-blessing ni Unified kasi meron tayong ganyang klaseng member natin na very humble. She used to be negative in this kind of business. Siyempre nga naman, engineer, di ba? Ano gagawin ko dyan? Susukatin ko, ilan yung pay-in ba? Ilan yung sukat ng Akai Berry? Pero imagine mo, cum laude, di ba? Project engineer siya ng isang sikat na developer. Di ba? Magkano sweldo niya doon? 40,000, initial. Ayaw mag-networking. Pag ini-invite ng kanyang boyfriend, sinisiko niya. Uwi na tayo. Wala sa choice. Kailangan niya sumabay mo eh. Sisikuin na. Eh si Justin, parang ako din, mahilig kumain. Siyempre, pag kumain kami, papawala ng tama, di ba? Gabi-gabi, 3 hours. After 1 week, baliw na. Tapos tinanong ko, magkano sweldo niya? 40,000. Sabi ko, cum laude, 40,000? You don't deserve 40,000. Sabi niya, really, sir? Yes. You want to know your worth in that company? Sige, tomorrow you resign. Sir? Yes, you resign tomorrow. Ang good news dyan, meron siyang good learning attitude. Kinabukasan talaga, nag-file ng resignation. Diba? At ang good news dyan, pagka-resign niya, pinatawag ng head office. Kasi handling niya ilang project. 40,000 ilang project yung hawak niya. Pinatawag sa head office, nilatagan, 100,000.
see, sabi ko, dapat noon pa niya inoffer yung 100,000 mo. But she declined the offer. And now, full-time, top earner of Unified Finance. Ang galing, di ba? Sino mga empleyado rito? Gusto niyo malaman na sweldo niyo talaga? Huwag kayong magre-resign bukas. Ha? Bakit? Friday na. Sa Monday na lang. Kasi HR ako eh. Siyempre, although I'm the president, I'm the HR. Malalaman mo talaga ang worth mo pag nagre-resign ka. At huwag ka malungkot. Pag sinabi sa'yo, good luck. Nandito naman kami para sa'yo. Diba grabe, diba? Imagine mo, nalaman niya. Eh, tama yung decision niya kasi ngayon, diba? May resulta, Millionaire's Club, travel qualifier. Diba? Kasi pwede pa lang mas malaki pa yung income mo, diba? Palakpakan niya si Ma'am Janina Jubang. Diba? Hindi pa si Ma'am Ruth Santos. Alam niyo ba ang trabaho niya dati? Hindi niya nabanggit? Dati ho siyang sumasayaw sa Pegasus. Ay, mali ba? Ay, sorry, my God, sorry. Sa TikTok lang pala sumasayaw. Sorry, nakamali ako ng word, ha? Pero imagine mo, that woman, no? Lumapit sa akin yan one time. Sabi niya, alam mo yung point na, kasi pandemic, stress siya, nag-resign sa work. Tapos nasama siya sa leaders camp namin. You know, when you are being invited to attend our leaders' camp, you should attend. This woman attended in our leaders' camp, AXN leaders' camp. Ah, hindi, actually, ano, Unified pala leaders in Laguna. Lumapit sa akin yan, down na down, depressed, but she is one of the chosen people to attend the training. Alam, sabi ko lang sa kanya, ano ka ba? Nagsisimula ka palang uminit, kinakabahan ka na. Sabi ko, kaya mo yan. You will never be invited in that event kung hindi ka pandigma. Tandaan nyo, if ikaw ang pinipilit ng apply mong umaten sa mga ganong camp at tinutula ka pa, umaten ka na. Ibig sabihin po, napipisil ka na apply mo. Now, tingnan nyo po. That lady, diba? She's making 100,000 up per month. Diba? May kotse, may travel, Millionaire's Club. Katulad mo lang siya na parang gagawin, hindi, tutuloy, o hindi. Alam mo, iyak niya, hati. Diba? Pero tingnan mo ngayon. And I know, most of you here right now are experiencing the same emotion. I tell you this, 99.99% ng tumama are feeling the same thing na napipil mo ngayon. Na you're almost, di ba, you're almost and about, imagine mo, almost na, about pa. Almost and about to stop. Because that moment, nung panahon ko rin, ako rin ganun. Sabi ko, di ba, in-invite yung mga friends ko. Usapan namin, alas 6. Alas 7 na, wala pa. Na-experience mo yun? Pagtawag ko, hello? Oh, pre! Nandiyan ka pa rin? Ay. Mga putang nandiyan, nandiyan pa kayo. Usapan namin is, 6-7 yung tawag ko, nandun sila sa bahay, nagiinuman. Pumunta ka na rito, tagay na natin to. Alam mo yung stress na stress ako. Binaba ko na yung phone, punta ako sa office. Attend ako seminar, gusto ko second floor, nakarating ako ng third floor. Sabi ng speaker, oh, wala ka pang karapatang mag-quiz! Sabi ko, bakit? Bakit? Alam mo mga kaibigan, sometimes God always give us a chance to realize. And sometimes, ina-appoint niya sa'yo yung tao na mimit mo, na minsan tinula ka lang, kinamayan ka lang, pinalo ka lang, or nakausap mo lang. Then suddenly, pinarealize sa'yo na, anak, tuloy mo lang yung pangarap mo. Ano yung mangyari dyan, no? Di ba? Palakpan niyo si Ma'am Ruth Santos.
Siyempre, huwag natin kalimutan si Crispin Garcia. Di ba? Nakita niyo si Crispin Garcia? Dating maglalatik yan. Alin yung latik? Ay, mali pala. Ngayon ho, tagabayo na. Ah! I love you, Crispin. Diba? Imagine mo, that guy. Sabi na apply niya, bad downline. Press, you kick him out of the company. Imagine mo, yun ang sinasabi sa kanya. But, alam mo, we're blessed na meron kaming ganitong instinct. Me and BP, no? Actually, halos, pareho kami ni BP ng instinct eh. Don't judge people. You can judge people. Diba? Si God nga, hindi tayo ginudge eh. You need to give everyone a chance. Walang taong perpekto. Walang taong hindi makasalanan. Do you believe, sir? Ay, sir, this meeting, sir. Kita ko to sa McDo, tama ba? Grabe. Para pa kanya si sir, oh. Learn lang, sir, learn. Diba? Ginudge niya, nung apply niya. Imagine mo, naiwan siya. Now, tinan mo. Nagtatapwa ng Luzon. Ang tapwa ng Luzon, hindi ho bumaba ng 100,000 buwan. Yung last check niya, 218,000. Sabihin, pangit ka, matanda ka, bungi ka, hindi mo deserve yung mama, no. Walang sinabing ganun. Kasi as a leader, dapat you see, di ba, the future of person in front of you. Kasi all of us are created equal. Tandaan mo, sabi ni God, hinugot tayo sa tadyang. Saan ka ba hinugot? Sabi niya, hindi, kinadyot lang ako ng ganun eh. Diba? Lahat tayo created na unique. Hi, Ma'am Hana. Diyan ka pala. Palakpakan si Ma'am Hana. From ang team ambassador. Diba? All of us are created unique. Tandaan mo, ganun ka-generous yet. Palakpakan ulit natin si God. Grabe siya. And all of us are being designed to become the leader in our own self. You just need to believe na pwede. Tandaan mo, we need to be leader to create a leader. And you need to take charge. At the end of the day, lagi sinasabi sa inyo, no one will help you. Believe me, no one will help you except yourself. The person knows what you want and where you want to go is not me. It's us. Habang ako po kayo dyan, try to imagine, ano ba ang gusto mo? Ano ba ang ikaw 5 years to 10 years from now? Tandaan mo, wala kang ma-imagine na bagay na hindi pina-imagine sa'yo ni God. Tandaan mo, pag na-compute mong pwede, pwede yan. Pag na-assess mong pwede, pwede yan. Pag inisip mo, tabaliw ka at na-excite ka, ibig sabihin, para sa'yo yan. Ramdam mo ba yung pangarap mo? Ramdam mo ba yung pangarap mo? Yes! Kaibigan, tandaan mo, pag nangingilabot ka, pag binabanggit yung mga pangarap, kaibigan, ibig sabihin, malapit ka na. Tandaan mo, yung pag nagsasabi yung apply mo rito ng ganito-ganito, napapaganyan ka. Yung pagtingin mo, naubos yung isang daliri mo, di ba? Gutom ka na nun, ibig sabihin. Lumampas, hanggang kukulang kasi dapat eh. Diba? Guys, tandaan nyo at the end of the day, we the one to spearhead our dreams. We just need to decide. Ayun o, Ira, halika nga rito, Ira, tandaan. Alam mo, I'm so motivated with this young, for this young woman. Halika nga, Ira. Mga 17 years old. Halika, Ira. May boyfriend, wala. Wala po. Buti naman. Guys, imagine mo, 17 years old.
Sige. Ilan taong ka? Ha? 19? 19 na natin? 19 years old. Diba? Sasabihin mong less fortunate. Press, I'm less fortunate to do this kind of business. I tell you, maybe this woman is much less fortunate than you. Hindi siya nakapag-create ng sarili niyang money. Diba? Wala nga siyang pampay-in eh. But this woman is beside me right now. I tell you, abangan nyo to. Sabi ko nga sa kanya, mga 2 years from now. 2 years from now. Actually, kilala na to ng buong Unified. Kasi, ayun yung mga 17 din. Ayun, nandun. Mga downline namin. Ambassador. Di ba? Ira, konting ano nga. Palakpakan natin si Ma'am Ira! Grabe, thank you, Pres. Thank you po sa lahat. Actually po, sa tama po yung sinabi ni Pres kanina, nawala talaga akong pang-franchise. Actually po, yung time po na naiyak ako. Nung time po na napresentan ako ng business, nakita ko talaga na pwede talaga, na kahit sadyante ka, na kahit bata ka, pwede kang kumita ng pera. Di ba? Ayan, pwede ako kumita ng pera, di ba? So, nakita ko talaga na, kasi ako po kasi yung bata na kahit anong paraan para kumita, kasi gusto ko po makatulong sa parents ko. Nung time po na nakita ko talaga si Unified, sabi ko, pwede pala siya kahit sadyante ka. Kahit 17, ako po, that time po 14 pa lang ako noon. So naisip ko talaga na pwede akong mag-unified kasi dito nga kasi wala sa background. Kahit sudyante ka, kahit wala kang pang pinag-aralan na sobrang taas, di ba? Pwede ka pa rin kumita ng malaki. Kaya thankful talaga ako kasi nakita ko si Unified. Nung time po na yun, wala ko pang franchise. Ang nanay ko po wala ding ipon na 15,000. Ginawan ko lang po ng paraan. Sabi ko lang po, tinawagan ko po yung tita ko noon. Sabi ko sa kanya, tita, pautang na 15,000 pang tuition. Hindi niya alam pang franchise ko. Sabi ko, kasi hindi ako makagraduate pag wala akong pambayad ng tuition. Naniwala naman po yung tita ko kasi nasa abroad siya. Naniwala naman po siya. Kaya po, pinautang niya ako nakapag-franchise po kinabukasan. At hinato ko talaga si Unified. Nung una po noon, kinakabahan ako. Kasi paano kung di ko mabayaran yung inutang ko, di ba? Kasi diba gano'n naman talaga, minsan magdududa ka kahit franchise ka na, di ba? Pero normal lang pala talaga yon. Sabi ko sa sponsor ko, sir, kailangan ko pumabalik yung puhunan ko kasi inutang ko lang to sa tita ko. Sabi niya sa akin, sige, tutulungan kita. Alam niya po, nakakabilib dito sa Unified, hindi ka po mag-isa. Buong grupo talaga, tutulungan ka. Tinulungan po ako ng upline ko. Ang ginawa po namin, pumunta po kami sa Bulacan. Taga Bulacan po kasi ako. Sa NHA po kami. Galit po kami sa Tabing Ilog, nalipat po kami sa NHA. Tapos po, na-deal po naman yung isang buong toda. Bumalik po yung puhunan ko, 22,000 po. Isang ligo ko lang tinrabaho po. Kaya simula po nung kumita ako sa Unified, talagang tinuloy-tuloy ko na siya. Dumating man po yung pandemic, hindi po naging hadlang yung pandemic para hindi ko gawin si Unified. Actually po, nagpa-quarantine talaga ako dito sa Quezon City. Tumira po ako sa dorm, kasama po yung upline ko, Chef Ivy. Grabe, Chef Ivy. Chef Ivy talaga yung kasama ko talaga ng pandemic. Kung wala yung upline ko na yan, wala rin siguro ako ngayon dito hanggang ngayon. Kung hindi ako nakinig sa kanya na, sabi ka sa akin na, Ivy, andito yung mga tao mo, andito yung mga downline mo. Anong gusto mo, uuwi ka sa Bulacan o dito ka sa Quezon City kasama yung grupo mo? Ang ginawa ko po, nag-stay po ako dito sa Quezon City. Sa kung nagpa-ano talaga ako dito, nag-dorm talaga ako. Alam niyo po, hindi ko po pinaramdam sa parents ko na nalulungkot ako, nahihirapan ako. Actually po, nagpapadala pa ako sa kanila. Kasi po, yung pang grocery po, nagpapadala po ako. Ginagamit ko po yung nabenta ko po sa products. Yung mga pinang-network ko po, hindi po nila nararamdaman na nahihirapan ako. Kaya okay lang sila dun sa Bulacan. Diba? Tapos po, nung time po na yun, lalo po ako nabilib sa Unified kasi hindi po tayo pinabayaan ng Unified nung pandemic. Alam mo, tipong kahit yung iba, di ba, nahihirapan, ikaw hindi mo masyadong ramdam kasi kumikita ka eh. Di ba, may products, may services, may network.
Kaya hanggang ngayon talaga sobrang loyal ko sa Unified. Kasi kung wala si Unified siguro, yung narating ko ngayon, kung ano man yung mindset na meron ako, na kahit bata ko, na alam ko sa sarili ko na posible lahat, yun palang panalo na ako sa Unified. Diba? So, ayun. So, actually, yun lang po. At nakikita ko po yung sarili ko. Sinasabi pa lang po ni Pres na 2 years daw, wag lang daw akong huminto. Yung pa lang po, kinikilabutan na ako na kapag sinasabi po ni Pres, yun, naiisip ko na po talaga yung future ko sa Unified. Kasi si Pres, wala namang sinabi yan na hindi talaga nangyari. Diba? Kaya, ayun po, sana po, tuloy-tuloy lang talaga tayo dito. Tsaka, isipin lang natin na posible talaga lahat. Yun pa lang, okay na tayo doon, di ba? Magagawa talaga natin yun. Diba? Thank you po sa inyo lahat. Grabe, di ba? 17 years old. Nung ganitong edad, ano ang ginagawa mo? Huh? Ano yung mga kaedad ko dyan na 21? 21 years ago. Nakaka-challenge? Yes! Nakaka-inspire? Yes! So, hindi dahilan yung wala. Hindi dahilan yung wala kang tinapos. Hindi dahilan kung ano ang sitwasyon mo ngayon. Ang dahilan kasi ano ang gusto mong maging. Grabe. Palakpakan natin si Ma'am Ira. Ma'am, thank you, Ma'am Ira. Thank you po. Grabe, di ba? At young age, you see the leadership in her. Di ba? Nagsishine. Di ba? Anong pinakita niya kanina? Doon sa small clips na sinabi niya. Hindi ko pinaramdam sa parents ko na nalulungkot ako. Hindi nila naramdaman yung hirap ko kasi nagpapadala pa ako ng pera sa kanila. Imagine mo, 17 years old, nag-aaral pa. Diba? Anong meron sa kanya? Sense of responsibilities. And alam ko, mga kaibigan, na-envision niya na kasi kung ano yung pwede mangyari. Tandaan mo, pag na-envision mo na kasi ano yung pwede mangyari sa'yo, maniwala ka sa akin, hindi ka halos makatigil. Diba? Kaya nga meron tayong tinatawag na rules of leadership. So meron tayong 10 rules of leadership na dapat meron ka sa katawan. Number one, you should have the so-called character and integrity. Why will people follow? Why? Because they see that you are a person with integrity. Dapat ka bang paniwalaan? Diba? Kapani-paniwala ka ba? Diba? Are you the rightful person I need to follow? Guys, habang nakaupo kayo dyan, isipin mo, imaginein mo, ikaw ba yung rightful person na dapat kong sundan? Tumingin kayo sa kaliwa. Tingin sa kaliwa. Kaliwa. Tingnan mo kaliwa. Apply mo ba yan? Tingin sa kanan, kanan, kanan. Ano, siya na ba yung upline mo? Sabi mo, upline. Kahit ayaw nila. Diba? Kasi dapat meron kang character. Kasi you will lead the group. Alam mo, sa totoo lang, sasabihin ko sa inyo, hindi ako perfecto. Actually, hindi ako magaling. Napaka-basic ko lang po. Pero, believe me, meron po akong umaapaw na character sa katawan. In order na magkaroon ka noon, dapat you love your people. You think your people first before yourself. Ini-imagine mo ano yung gusto mong gawin sa kanya, sa buhay niya, sa pangarap niya, bago ikaw. Imaginin mo. You need to serve people. In order for you to do that, meron ka dapat character. And dapat may integrity ka, why? To prove him or her na yung sinasabi mo, not false words. So nagmamatch talaga yan. As a leader, dapat meron kang character. Sa totoo lang, nung bata ako, sabi ko nga, paano ko paniniwala ng tao, wala akong pera? Diba? Hindi ka may mayaman. Diba? Paano sila maniniwala sa akin? Dito yayaman ka, parang ang hirap. So totoo lang, hindi tinitignan ng tao na naiimbita mo kung mayaman ka na o hindi, kung magaling ka o hindi. Alam mo, tinitignan nila, nung nagsasalita ka, nung sinabi mo ba yung sinasabi mo, galing ba yan sa puso o hindi? Maraming magaling. So totoo lang sa room na to,
Maraming mas magaling di hamak sa akin, and I accepted that. Sa opisina namin, mas maraming mas magaling sa akin, tanggap ko yun. May nag-MBA, nag-doctoral, yung pangalan niya, Jose lang, naging Jose Pachapachama na MD, PD, Dodonata. Ang haba. Pero pag upo sa harapan ko, wala siyang character. He don't know how to respect people. Tandaan niyo po, in order for you to have that good character as a leader, you need to see what's inside the heart of your people. When I bet to my people, sabi ko nga sa mga downline ko, pag nag-bet ako, I bet not 50, I not bet 60, I bet 100%. And it's up to you how to maintain the trust. Sabi ng mga kaibigan ko, ultimo yung anak ko sinasabi, ba't yun si daddy? Tatangka-tangka si daddy. Ayan na naman si daddy. Naniwala na naman si daddy. Alam mo si daddy na naman. Sabi ko, tumigil nga kayong tatlo, pag-uuntugin ko kayo. Because ayok, kapat, kaka, oh. Because I bet 100% to people. Alam mo saan ko natutunan yun? Sa daddy ko. Sabi niya, you need to bet 100% to people. And let them maintain the 100% for you to see the character and integrity of the person you're talking to. Imaginein mo, at my young age, yun ang binitawan sa akin ng daddy ko. Why? Why dapat? For you to see kung anong power meron siya, anong talent meron siya. Para sa kanila, i-bring out nila the best in them. Believe me. You can let people fly. Believe me, you can let them fly if you just believe in them na kaya nila. Tandaan mo, ang galing ho ng network marketing. Palakpakan natin ang networking. Sobrang galing. Alam mo, because of that na pinamana sa akin ng daddy ko, guys, naniwala ka, ang dami ko pong nakareate na leader under my structure. Ang dami akong nakreate na hindi mo ina-expect. May mga downline ako. Like for example na lang, si Ma'am Vicky. Downline ko na to, executive assistant siya sa cooking, Minola Cooking Oil. 50 plus years old. Sabi niya, ayaw niya ng networking, pero na-meet niya ako, sabi niya, first time kong na-open yung mind ko sa networking. Sabi niya, pero Sir Manny, upline, hindi ko po kayang mag-talk. Pwede ako mag-invite, pero hindi ako marunong mag-talk. Sabi ko sa kanya, you know, I see in you that you will be one of the best speaker. You will become best speaker in this industry. Guys, now, you can check. The name is Vicky Banaag. She's one of my downlines of Forever Living. Ngayon po, isa siya sa mga laging kinukuha ng network industry na speaker. Imaginein mo, mahihain, now speaker, trainer, top earner. Meron pa akong isang downline, pangalan niya, Jason Merhilia. Friend namin ni Elmar. Nakilala ni Elmar yan. Alam mo, sabi sa akin ng mama niya, Sir Manny, wag na pong yumaman yung anak ko. Matuto lang pong magsalita. Wag lang dingding ang kakausapin. Panalo na po ako. Pero ngayon ho, nag-host ng team building. Nag-top earner po sa isang company. Sinong naniwala sa kanya na meron siyang ganung capacity? Di ba? Because I bet on people. You know, when I talk to you and I tap your shoulder and I tell you that you can do it, hindi ko yung sasabihin kung na-assess ng aura ko na hindi mo kaya. Tandaan mo, just like what happened to Ma'am Ruth. Very depressed. Sabi sa kanya, ano ka ba? Nandito ka na. Nag-decide ka na eh. Panindigan mo lang yung decision mo. Nandito kami sa tabi mo. Tignan mo nangyari. Diba? Guys, if you are the person of integrity, those people like her and the likes of other people na tingin nila hindi nila kaya, they will start to believe in themselves na pwede. Because you are the person of integrity. Kaibigan, tandaan mo, nung nag-decide ka pa lang dito, nung sumali ka pa lang, pare-pareho kayo lahat. Nung sumali kayo, hindi nyo maintindihan saan manggagaling yung pampayin nyo. Nung nagkwento si Ira, napapaiyak ka. Nung nagsalita siya, sabi mo, ako din, ganito. Habang nakuupo ka dyan, nagsasalita ka, sabi, pareho kami. Tama. All of us, ganun ang sitwasyon. Pero guys, you start to believe
na pwede. Diba? You start to believe na yung pangarap mo, pwede magkatotoo. You start to believe na pwede ka palang maging leader. Because in networking, hindi lalaki ang cheque mo. Hindi mo matutupad ang pangarap mo rito pag hindi mo tinutupad ang pangarap ng downline mo. Imaginin mo, paano kaya yaman kung sarili mo lang iniisip mo? Paano kaya yaman kung sinungaling ka? Ma'am, tutulungan kita pag talikod mo. Ang hirap niya tulungan. Guys, kahit mahirap siyang tulungan, dahil sinabi mo ang tutulungan mo, kung person of integrity ka and with character ka, you will do it whatever it takes. Alam mo ba nung umahato kami ni Elmar, alam nila yan. Kinausap ko si ma'am, direct ko. Sabi ko, ma'am, siyempre nagpresent ako, ginalingan ko. Sabi ko, nag-ahabol yung downline ko. Sino titira? Ako. Pag handshake ko, pag bubble shirt namin ng gabi, pare, congratulations, hit na natin to. Sabi niya, paano upline? Bukas, araw-araw tayo. Tinira namin araw-araw. Alam mo lahat ng kakausapin namin? Dahil ginalingan ko yung presentation ko, sabi, wow, ang galing mag-present ni upline money. Sabi ko sa guest ko, ma'am, palagay mo pag ako nag-present sa lahat ng guest mo, sasali hindi. Sabi, sasali po kahit na impyerno, sasama yan. Ganun kabaliw. Sabi ko, ma'am, unang home party mo akin. Imagine mo, kung 10 yung sinabi ako home party, yung week na yon 10 home party ko, lawit dila ako eh. Bakit? I want to show my people, you can bet on my word. We don't have a contract to sign, but you can bet on me that I will help you 101%. When you start this unified, no one believed that this company can fly. Sabi ng mentors ko, Manny, mahirap yan. Ano ka ba? Walang pumutok na services. Sumama ka lang sa amin. Alam mo, yung mga kumpanya, yung mga tropa ko lahat. Ako nagsimulang mag-networking kami lahat eh. Oh, sabi ng ganito, A, sabi ng J, sabi ng R, lahat sila. Karamihan sa kanila, downline ko. Ito matindi. Mahirapan ka dyan. Sama ka na lang dito, upline. Sabi ko, oo nga eh. Mahirap yan, upline. Oo nga eh. Sabi ko, yan yun na. At least pag nag-fail to, ako lang. Hindi kayo nadamay. Diba? Pag tumama kayo dyan, di, ang saya-saya ako para sa inyo. Hayaan nyo na ako dito. Okay lang ako mag-isa. Pag talikod ko, nakita ko na saan ako papunta. Walang makakapigil sa akin. Alam mo ginawa ko? Tinira ko po yung Unified. Walang naniniwala. Mag-isa lang si Manny Pascual. Sila doon, sama-sama sila lahat. Ang katabi ko po, si BP Jelly Diaz. Alam mo sabi ko kay BP? Pare, kaya natin yan. Sabi niya, kaya ba? Sabi ko, ano ka ba? Magsisimula pa lang ako, ayaw mo na. Pre, balik na lang ako sa karpintero, pre. Imagine mo nagdududa. Sabi ko, pre, titira pa lang ako, pre, titira pa lang ako. Pero I have the person of character. Alam mo sabi niya? Kahit kinakabahan ako, tuloy tayo. Maya-maya, may umatras sa sasakyan na ginagawa namin signage ni GPRS pa nga, na ginagawa namin signage. Pupunta tayo kila sa bahay nila, ano, di ba, nila Lormin. Yung corner pataas, di ba, tinuro sa inyo. Kala nyo ba joke yung sinasabi ko na meron nang pain sa akin ng hub na friend ko? Wala akong kukwento sa inyo dito. Tandaan nyo itong pagmumukhang to. Wala akong kukwento sa inyo na hindi totoo. Because that's my legacy. As I always tell to you, don't bet on my money. Kasi yung money ko pwede mag-burst. Pero yung words na sasabihin ko sa'yo, yan ang tayaan mo sa'kin. Kasi yan, para sa'yo yan, para magbago ang buhay mo. Nakama mo? Guys, umatras yung friend ko. Sabi sa'kin, no?
Oh, ba't di ka pumunta ng birthday ng anak ko? Ha? Huh? Nag-birthday ba? Oh, binyag, niinom ka eh. Ay, ganun ba? Di ko alam eh. Nag-iwan ako dyan ng invitation sa inyo. Ay, baka hindi napadala sa akin. Sabi niya, sige, okay lang. Next birthday, punta ka ha. Kasi, nahanap ka rin ng tatay ko. Yung mag-ama po na yon, sino taga-Balinsuela? May taga-Balinsuela. Lingunan, Kanumay, meron taga-Ano, Paso de Blas. Wala. Sige. Sila po yung angka ng pinakamayayaman sa lugar namin. Na yung tatay niya, walang ibang binida sa anak niya kundi ako. Kasi alam niya ng tatay niya, ako nagbayad ng utang ng parents namin, ako sumuport sa pamilya namin nung nawala yung daddy ko. Kaya binibida niya ako kay Edison, kaya yung Edison, sobrang bilib sa akin. Diba? Sa kanila ho yan yung dyan sa Balintawak, kung alin yung Balintawak, yung bagsakan ng mga gulay dyan, o kanila po lahat yun halos. O ganun po sila. Diba? Umatras. Sabi ko, eh, saan ka ba pupunta? Punta ako doon sa palengke namin, may palengke kami dyan sa kaibiga eh. Ano gagawin mo doon? Hindi kasi naayos ko yung pwesto namin doon, maglalagay kami ng payment center. Payment center? Sabi ko, sige, huwag mo nang problemahin yung paglalagay ng payment center, ako na magpo-provide ng services sa'yo. Imagine mo that moment, wala pa kaming payment. Ang meron pa lang kami, pangarap. Number one, tuloy mo, number one. Yung next, sunod. Number two, you need to create a vision. You need to predict and imagine the things you want to happen in your life. You are the creator of your own self. We are the architect of ourselves. Start to write your dreams. Nung lumapit siya sa akin, sabi ko, pare, ako na magpo-provide sa inyan. Nung time na yon, kausap ko pa lang yung magiging partner ko. Imagine mo, kausap ko pa lang. Guys, that moment, yun ang deciding factor kay BP, that moment. And God answered me with that prospect. Palapakan na si God, grabe siya. Ang bilis ng response ni God. Alam mo bakit? Lagi niyang tinetest kung decided ka ba o hindi. Lagi niyang tinetest kung para sa iyo na ba yung hinihingi mo o hindi. Guys, tandaan nyo, ganun si God, hindi siya natutulog para sa iyo. Humihingi ka pa lang. Binibigay niya na, kaya lang ikaw ang nagbi-decide kung saan ka papunta. Imagine mo, lahat niyang nangyari sa atin, yung services natin, lahat yan, imagination ko nun. Sabi sa amin ng remittance company, nako, mahirap sama-sama yan. Sabi ng courier, nako, ito lang kami, pila na kami. Sabi ng pawn shop, dito pa lang sa pawn shop namin, stress na kami. Sabi ko, hindi. Mangyari ito. Sabi ko, napagsama-sama nga yung load eh. Napagsama-sama nga yung business. Sabi ko, pwede natin pagsama-samahin ito. I create a vision in me. Guys, we started 2008. No one believed on my idea because I presented this concept to them. Present ko to, lahat sila ayaw. Anong ginawa ko? Tinuloy ko, ako lang mag-isa. Wala akong pera. Wala akong IT. Wala kaming tao, kami lang dalawa ni BP. Imaginin mo, meron ka nang kaming inikutan dyan sa Santa Quiteria? Sa may Caloocan? Sino yung taga-bagong baryo Caloocan dito meron? Alam mo yung ano doon, yung co-op doon? Yung co-op doon, yung anong paano, old, ano ah, Lourdes, co-op. May prospect kami ni BP. Diba? Dalawa lang kami. Ikot kami ng ikot. Sabi ko, saan ba talaga yung prospect mo? Dito lang yun, na-press. Co-op dito yun. Sabi ko, punyeta, kaya lang ako co-op dito. Wala naman ibang co-op dito. Sabi ko, bumaba ka. Puntahan mo. Binaba ni BP, wala pang postiso ng araw yan. Imagine mo, gano'ng kapower yan. Ma'am, dito may magkita kami business. Wala pang postiso. Di ba? Eh, baliw ako. Nakikita ko yung pwede mangyari. Pinuntahan niya. Sabi niya, Pres, hindi dito yung co-op. Sabi ko, saan? Doon daw sa kabila. Mahirap daw yung co-op na yun. Dito na lang daw tayo sa kanila, marami silang pera, ganun bababa tayo.
Imagine mo yung pagkakamali minsan ng landas mo, yung pala ang tamang direction mo. Kaya pag nag-fail ka one time, it doesn't mean you're failing. Ano sabi ng mga taong mayayaman? You need to fail a lot. Shit! You need to fail a lot. Why? Because you will learn the moment you fail. Kaya sabi, don't stop. Don't stop. May kwento dyan sa don't stop eh. Baka malimutan ko. Ulit, ano natin ha? Testing lang ulit. May isang general. Yung anak niya, pagkaganda-ganda. Eh, mag-aaral sa Manila. Sabi niya, anak, ito ang billing ko sa'yo. Pag pumunta ka sa Manila, marami kang ma-meet. The likes of Crispin Garcia, Romel, Brian and BP Jelly Joe. Mapilyo yan. Ingat ka. Sa Del Mundo. Joke lang. Maraming pilyo sa Manila. Kaya pag hinawa ka sa dibdib, sabi mo, don't. Pag hinawa ka sa stop. Ganon, daddy? Yes. Okay? Pumunta sa Manila, anak niya, nag-aral. Masunurin. So, every time malalapit sa kanya, sabi niya, don't. Pagbaba, stop. Eh, nakatagpo ng Manny Pascual. May malupit pala, no? Sabi, I like you. Don't. Sabi niya, I like you very much. Stop. Inulit-ulit ko, I like you. I love you. I like. Sabi niya, don't stop. Don't stop. Don't stop pala sila. Don't stop. Yeah! Joke, joke, joke. Punchline lang, punchline lang. Pag nangangarap ka, don't stop. Nakuha nyo? Don't stop. When you fail, 1, 2, 3, if the door are closing in 7 times, there's still 8, 9, 10, and there has more, lot more doors that will open for you because pangarap mo ang pinag-uusapan dito. Kaya, don't stop. Malinaw? Number 3, keep the vision in sight for everyone. Dapat clear yan sa'yo. Dapat natatanaw mo yan. Tandaan mo, walang pwedeng pumigil sa'yo. Totoo naman eh. Kaya ako tumitigil minsan, kasi nadidepress ka. Pero sino nagpapadepress sa'yo? Tanong, sino nagpapadepress sa'yo? Guys, hindi yung recruit mo. Hindi yung friends mo. Hindi. Hindi rin yung wala kang pera. Ang nagpapadepress sa'yo, yung sarili mong emotions. Because ang tao talaga, napaka-emotional. Napaka-brittle natin. Bakit? Bago sa'yo. Hindi mo ito dati pang ginagawa. Kaya ang tendency, nahihirapan ka. Imagine mo ha, galing tayo sa iba't ibang industriya. May engineering, may accounting, may marketing, iba-ibang industriya. May mga housewife, di ba? Ang dami. Lahat tayo pumunta sa isang area. Saan? Sa network marketing. Tapos i-compare mo sarili mo sa engineer, sa doktor, sa nurse, ba't hindi ka tumatama? Guys, magkakaiba tayo ng pinanggalingan. Tandaan nyo mga kaibigan, yung lagi kong kinukwento. Kung lahat tayo papuntang Baguio, tandaan mo, lahat tayo pwede makarating. Lahat. Tingnan mo ha, kung papunta tayong Baguio, at ikaw ay galing Jensan, kahit committed ka at baliw na baliw ka, palagay ko maunang makarating ang galing Manila. Pero definitely, pareho tayong pupunta ng Baguio. Anong punto? Dapat malinaw sa'yo kung saan ka papunta. Kaya nga laging tinatanong sa'yo ng upline mo, kamusta yung pangarap mo? Yan ba yung pinanggigigilan mo? Yan ba yung gusto mo? Kasi dapat pag nakikita mo yung pangarap mo, nababaliw ka dapat. Sabi ng iba, ano ba yan? Ang corny naman, pangarap, pangarap, pangarap. Maniwala ka sa akin. Pag tinanong mo ang mga billionaires sa buong mundo, sa Pilipinas na lang, Lucio Tan, Henry C, Gokongwei, believe me,
all of them, when they sit with the execom, wala silang pinag-uusapan, kundi how to fulfill our dreams. Why dinidinay mo sarili mo ang pag-usapan ng pangarap? Why gusto mo lagi mag-work sa mga taong may pangarap lang? Guys, you deserve to achieve your dreams. Sabi nga, kung ayaw mong trabuhin ang pangarap mo, maniwala ka sa akin, there will be someone you know that will hire you or get you para matupad nila ang pangarap nila. Anong gusto mo? Kuhanin ka para matupad ang pangarap nila? O trabahuin natin yung pangarap mo, alin ang gusto mo? You just need to decide. Kaibigan, hindi madali. Alam mo bakit? Kasi ang negosyo natin, pangarap ang topic dito. Tandaan mo, you need to have a people beside you to work with your dreams. Kaya ang galing ng networking sa totoo lang. Alam mo ba, pag nag-network ako lagi, nung natutunan ko yung networking, pag nag-build ako ng network, mas madalas nakaka-build muna ng grupo yung una kong direct. Haba, direct kita, mauna ka pang tsumeki sa akin. Kaya lagi ako may savings. Di ba tinuturo ko sa inyo yung art of savings? Ba't ko tinuturo yung art of savings? Dapat lagi kang may pera. Dapat you know how to survive. Napaka-importante niyan sa pag-network. Di ba? Bakit po? Pag downline ko to, nag-commit, nag-handshake kami, sabi niya, yes, upline. Gusto ko tong negosyo na to. Sa dami ng kinausap ko, 20 man yan, 30 man yan, pag may nagstabbing, yes, upline, gusto ko to. Guys, yung focus ko sa kanya, nakatapahoho. Alin yung tapahoho? Nakapokus lang ako sa kanya. I don't care kung wala pa akong results. That's why I need to save money. Lagi. I need to learn how to survive. Why? Because meron akong binibuild. Meron akong dinidevelop. Nung binanatan ko yung Unified, the same way ginawa ko. Nauna kong binild, alam nyo, era ng Cebu at Mindanao. Yan sila Karin Terigosa. Yan ang Mindanao na sila Norhuda Usop. Imagine mo ha, lagi akong ganyan ang biyahe ko. Pero nauna kong binild talaga ang Mindanao. Ang playtime ko, Manila. Pero ang 80% ng time ko, Visayas and Mindanao. Nauna pa silang tsumeke sa akin. Why? Kasi kailangan ko magkaroon ng tinatawag na trophy. Narinig nyo lagi sa akin to yung tinatawag na trophy. Because you need to build people. You need to build leaders under your tree. How can you build leader if hindi ka tatayo at magiging leader on your own? Ang leader, nagli-lead yan ng tao. Kaya you need to behave to have an integrity and good character because these people will follow you. Tama? Kayong pa lang lalatag mo. Ano sabi? A journey to 1,000 miles begin with a single step. Ano yun? Yung decision. Nako niyo po. Kaya you need to decide kung gusto mo itong business ito hindi. Kasi hindi siya madali. Mahirap po siya, promise. Pero ang kapalit nito, pangarap mo. Kotse, bahay't lupa, saving. Simple lang po yan sa networking. Promise. Lahat po ng kabas ko na 20 years sa network industry, lahat po kami mayaman. Lahat po kami. Wala kaming kabarkada, kabats na hindi may. Lahat po kami mayaman. And majority po ng downlines ko na na-train ko sa Forever Living nung nag-start ako, hindi man sila nasa networking kasi na-build ko sila how yung buhay nila ayusin. Lahat po ngayon mayaman pa din. The same way na ginagawa ko ngayon sa Unified. Kaya yung mga top earner dito, naririndi tenga sa akin yan. Save, save, save. Save, save, save. Hanapin nyo. Mabuti itong pera. Kasi yung savings, yan ang magbibigay sa'yo ng dulo. Yan ang magpaparitar sa'yo. Tandaan mo, pag marami kang savings, susunod yan, investing na. Now, we are working for the money. Diba? We are working hard to generate money. And that is life. Ganun talaga. Doon ka lahat magsisimula. Doon tayo lahat magsisimula. Pero eventually, makakaipon ka ng pera. Kaya ano sabi? Kung kumita ka na 10, kung kaya mong itabay ang 5, mabuhay ka sa 5. Maging lifestyle mo ang 5. Pag kumita ka ng 20, dapat 10 ang isa-save mo. Why? Because the savings will give your dreams.
Kaya kailangan mga kaibigan, ngayon pa lang, sino sa downline mo ngayon ang tuturuan mo? Sino sa downline mo ngayon ang ibibuild mo? Kailangan meron ka dyang i-handshake. At pag nag-handshake ka, dapat 101% ang commitment mo. Katulad ho ngayon, actually, di ba alam nyo naman, na meron akong baby group. Yung team A. Alam yan, taas kayo. Team Ambassador. 1 year na ho kami halos. Alam, sabi ko kay Francis, kami nila Mambina, it's time for us to earn. 1 year. Pero ngayon po, grabe. Andiyan na si Ma'am Opel, oh. Diba? Abangan nyo. Diba? Si Sir Art na nanggigigil na. 1 year. Pero ngayon, ramdam ko po. Marami na kami mga chicken legs. Oh, nandiyan sila engineer. Tayo ka heart. Next start, 17 years old. 18 pa lang ngayon. Imagine nyo, abangan nyo po ang check-in nito. Ano siya? Anak ko siya ni Francis. Sumama lang po yan dito. Pinilit ang tatay niya kasi walang kasama. Antok-antok pa do, galing sa kama, diretso rito. Sama po ko ng daddy ko, wala siya kasama eh. Pero tingnan nyo ngayon. Nakita nyo siya mag-talk sa harapan? 18 years old, ganun, bumitaw. Grabe. Alam mo, kung meron lang chance, bumalik ako ganyang edad, Diyos ko. Hindi lang ito, ang dami ko pang pagkakamali. Ang dami. Kaya pag kinakausap kita, you should be blessed. Alam mo bakit? Yung experience ko for the past 25 years, binibigay ko sa iyo ng buong buo, libre. Because I need to create leaders under my tree. Alam mo yung unified? That's why hands-on kami. Magtataka ka, bakit kasi Sir Manny, bakit kasi BP napaka-hands-on? Why? Because kailangan ko may transfer yung technology ko sa inyo. Kaya kung inuupuan kita, kinakausap kita, guys, sa dami yung downline namin, guys, at ikaw, ang inuupuan namin ng mga apply mo, guys, that's the sign. Because hindi ko kakayang tutukan lahat. Hindi ko kayang i-build kayo na sabay-sabay. I can't. Kaya nga, bless ako si BP. Palapakan nyo nga si BP ulit. Grabe. Ingatan lang natin kasi may sakit. Baka mawala. Kaya pag nakita nyo nag-iyosi, tapikid nyo. Bawal ka mo yung BP. Hindi mo pa kailangang mamatay. Kanina, panitira mo sa akin, ha? Ako naman. Kasi sabi ko sa kanya, pag namatay ka, problema. Tama ba? Problema. Malulungkot yung Unified. Tama? Siyempre, madidepress kami. Sabi ko, pare, 70 siyang burol na yan. So, walang hatawan. Tama. Madi mo, power na power kami, tapos nawala ka. My God, malungkot. Sabi ko sa kanya. Yari ka ngayon, di ba? Sabi ko, malupit niya, may 40 days pa. Naku, naleche na yung buhay natin. Ayos ka lang ba dyan? Gina-joke ko siya lagi. Imagine mo. Kaya tuwang-tuwa ako lang bakit laging sinasabi sa kanya, sino ba yan si Jelly para sundan namin? Hindi naman yan networker. Walang alam yan sa networking. Alam mo, lagi ko lang sinasabi sa kanya, you don't need to explain. You don't need to argue with them. Show them what you've got. And grabe po siya. Ngayon, replica ko na. Kung anong nagagawa ko, nagagawa niya. Ang unang resulta niya, si Brian Basa. Tayo ka, Brian. Sabi ng mga upline, ng mga barkada ko na kala mo mas magaling pa kay Confucius. Tandaan mo, pag piling mo, ikaw ang pinakamagaling dito, sasabihin ko sa'yo, ingat, malapit ka na mawala. Kasi ang magaling. Hindi pa naman. Na-hospital muna. Kasi ang taong magaling, ito laging tandaan, ang taong magaling, mas lalong willing mag-aral. Tandaan nyo,
pagka magaling at ayaw na mag-aral, senyales. Sabi mo, there's, ano, I saw the sign. Diba? Ngayon si Brian po, nagpapalitan sila mag-top one. Diba? O, sasakyan tatlo. Hindi makapasa-pasa sa speaker's bureau. Kaya sabi rin ng upline niya, katulad ng upline niya, pareho sila ng upline ni Crispin. Mahinang klase. Mahinang nilalang. Yun sabi. Hindi makapasa sa speaker's bureau. 5 beses eh. Hindi nakapasa. Bulol eh. Ano sabi ko? You can't judge people. You can't judge people. Because all of us are created unique. O tingnan mo ngayon, ang hinahabol niya na ngayon, hindi lang top 1 ng Luzon. Anong recognition, ilang top ka? O, top 6 na siya ng national, ng Unify. Diba? Because we need to create leaders under our tree. The next one, di ba? Encourage disagreements. Sa network mo, kung leader ka talaga, hindi ka dapat bias. Katulad ng ginagawa nila sa akin, inuudyo ka nila ako, tanggalin mo to, walang kwento to. Dapat hindi ka nila kayang iganon. Kasi ang discernment mo as a leader, hindi mo titignan ang talent ng tao, ang titignan mo sa kanya, yung puso niya. Yung puso ng tao na yan. Tanda mo, mas masarap yung puso ng tao maganda. Kasi pag tumulong siya, totoo. Merong matanda. Dito mo makikita kung anong karakter meron ka. Meron kang nakitang opportunity na pwede mong kunin yung bag niya, nakawin yung bag niya, pero meron kang opportunity makita yon na sabi mong nahihirapan yung matanda, kailangan ko siyang tulungan. Laging dalawang bagay pag tumingin ka sa isang bagay. Isa, kukunin mo. Pangalawa, aalamin mo kung sino may-ari. Pangalawa, aalamin mo kung nahihirapan siya o kailangan mo siyang tulungan o kukunin mo ang gamit niya. Kung gusto niyo matest anong karakter meron ka, tumingin ka lagi sa bagay na sa harapan mo. Malalaman mo anong klaseng tao. Pag tinignan mo yung downline mo, di ba, nagmamotivate ka, nag-goal setting kayo. Kinausap yung downline mo, doon pa lang sa goal setting, ha? Kaya gabi, binibilog-bilog yan ang upline nyo. Kasi ina-assess kung sino na yung committed. Tinitignan doon sino yung talaga yung nagbe-bet pati pato. Kaya pag hinanshake ka, kung meron mga downline dito ngayon na hinanshake kayo ng mga upline nyo, guys, humawa ka na maigpit. Bet pati pato muna. Tandaan nyo, bet pati pato. Diba? You need to, ayan o, take responsibility for your final decision. Pag hinanshake ka na, ginagabi-gabi ka na, nakakapuyat. Nakaka-stress. Bakit? Papunta ka pa lang, sasabihin mo, si Aplin, bubble chart na naman ito mamaya. Alamin, palapit ka pa lang, wala kang recruit. Diyos ko, nandiyan si Aplin, hahanapin yung recruit ko. Nabe-pressure ka? Nai-stress ka? Guys, be responsible because leaders always responsible in their final decision. Take charge. Alam mo ginagawa sa'yo? Binabanat ka na. Hinuhuto ka na. Tandaan mo, pag hinuhuto ka na ng apply mo, isabihin, hinuhulma ka na. Sabihan ba naman ako ng apply ko dati? Hindi ako agila. Sabi po, tangin ng to, dance lister ako, hindi ako agila. Sabi ko, wala tayo magkita, gago ka. Na-stress pag nakikita ko siya, wala kang kwenta, gago ka. Mga diyan nangungopi lang sa akin yun. Pero alam mo, ang galing. Ang galing ni God. Kasi siya talaga ang rightful person na maging upline ko. Bakit? Yung pride ko, kinakain ko ng buong buo. Madi mo sinasabihin ako ng tangtado na ito, tanga ako. Hindi ko kayang tanggapin. Totoo. Hindi ko kayang tanggapin. Guys, alam mo kaya siya. Siya ang discern na upline ko talaga. Bakit? Para magising ako. Imagine mo ha, yung personality ko. Pag meron akong kayang asahan, aasa ako.
Kaya siya yung upline ko para gisingin ako. Kaya yung upline mo ngayon, sabi mo, walang kwenta tong upline ko. Hindi ito upline ko. Maniwala ka sa akin, palakpakan mo. Siya talaga ang upline mo, ang dinesign ni God para sa'yo. Kaya sabi mo, upline, I love you. I love you so much. Oh, tama na ang halik-halik dyan. I love you. Diba? Kaibigan, at the end of the day, you will be the final person that will decide what you want to happen in your life. It's not easy. Kasi alam mo, sa totoo, habang ako po kayo ngayon dyan, habang ako po, ito, clear picture, naupo kayo dyan. Sabi ko sa inyo, gusto nyo bang tuparin ang pangarap nyo? Ano sagot? Yes! Gusto nyo bang matupad ang pangarap nyo? Yes! Gusto nyo bang matupad ang pangarap nyo? Yes! Itong gagawin mo, araw-araw ka mag-home party, attend ka sa office araw-araw, mag-i-invite ka, mare-reject ka ng grabe! Kaya mo, hindi? Kaya! Pangarap mo. Marami kang downline na, ano ito dyan, ano ka, kukutsayin ka. Sasabihin sa'yo, ito, may pangarap, ikaw, may pangarap, where? I don't believe. Yung lalabas ka sa bahay nyo, yung power na power ka, sabi ng mga kapitbahay mo, oh, ano, yan si Pekta, oh, tignan mo, oh, huh? Pangarap daw, tignan mo, nagko-commute, yak! Kaya mo? Alam mo ba nang kasasali ko sa networking? Nag-basketball kami nila BP. Nilapitan ko yung magbabalot. Sabi sa akin, punye, mas pare, pati magbabalot, re-recruitin mo! Sabi ko, maputang na nyo, huwag na tayo makita kahit kailan, mahayop kayo, hindi na ako nagpakita sa kanila. Simula noon, hindi ko na sila kinausap. Pag nakita ko sila, wala akong nakita, mga multo sila. Kinalimutan ko lahat ng barkada ko sa lingunan, pati mga angkang ko. Totoo. Alam ni BP yan? Kinalimutan ko sila, wala akong pakialam. Hindi mahalaga kung anong sasabihin nila kasi ang pinakamahalaga kung ano ang gusto ko at saan ako papunta. Kasi ang final decision kung tutuparin ko ang pangarap ko, walang iba kundi sarili ko. Ikaw, ako, tayo ang mag-decide. Kaya mo, hindi! Kaya o hindi? Guys, kung nanggigigil ka at kinikilabutan ka, sinyalis yan, matutupad mo ang pangarap mo. Diba? Rejection. Guys, nagulat sila, may kotse na ako. Kaya nilabas yung kotse ko? Madaling araw pa lang, gising na ako. Bakit? Dadaan sila lahat. Papasok sila. Oh, kaya maaga pala. Nililinis ko yung kotse ko. Apre! Dito yung bahay namin, dito sila nakating sa bukid. Apre! Oh, oh, ani, oh. Pasok ka? Oh, eh. Kotse mo? Oh! Lahat sila tulala. Tanda mo, at the end of the day, lahat ng sinabi nila, isusuka nila lahat yan. Isusuka nila lahat yan at sasabihin sa'yo, tama ang decision mo. Punyemas, di ba? Halos mag-quit ka na. Tatanga-tanga ka. Ang bobo-bobo mo. Nagpabudol-budol ka. Imagine yung mga word na yun. Gibang-giba talaga dibdib mo eh. Lalo na yung negative katabi mo, yung asawa mo. Tanga-tanga mo! Ang bobo mo! Ay, may mga tinamaan. Sabi niya, kuya, 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 kuya. Tama, di ba? Guys, maniwala ka sa akin. Let your result response to those words. Di ba? Guys,
Huwag mo silang awayin. Guys, habang hinihimas king kotse kong ganun, alam mo, yung dating umiiyak ako pag na-reject ako, sabi ko hindi, parang hindi yata ako tatama, parang hindi yata totoo. Pero habang hinihimas ko yung kotse ko, at naaalala ko yung mga pinagdaanan ko, grabe, ang dami nag-reject sa akin. Nakakatuwa na may mga tumawa sa akin. Dati, iyak po ang narinig sa akin, pero habang hinihimas ko ang kotse ko, at tinitingnan ang kotse ko, ang lagi ko lang sinasabi, grabe. Ang saya ng pinagdaanan ko. Kasi lahat yun ngayon, gold mine na ginagamit ko para lalo kong yumaman, magbago, makatulong, na magpabago ng buhay ng mas maraming tao. Because I myself is the results ng sinasabi kong journey. Do you believe? Yes! Do you believe? Yes! Kaya? Kaya! Be responsible with your decisions. Kasi God is watching you. Tandaan nyo, be careful on the words you say because everything starts from the word. Kaya pag may sasabihin kayong, hindi maganda sabihin mo, stop, 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 cancel, cancel, erase! Pag may kausap kami ng negative sabihin mo, stop, 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 cancel, erase, burahin mo sa lipunan. Totoo. Pag may kausap ako negative, sabihin ko, pare, mamaya na, may gagawin ako ha. Ingat, umalis ako. Bakit? Ayoko magstay sa mga tao negative. Those people will steal your dreams away. They don't know what you want. They don't know, really. They don't care on what you want. Nakuha niyo po? Yes! Kaya kaibigan, you just need to decide. Next thing, stay away from personal disputes among your colleagues or downlines. Tandaan mo, kung may mga personal sila, family relation, huwag ka makigulo dyan. Yung upline, crossline, nag-away-away. Dapat you are the person with integrity. Because hindi mo alam kung anong pinaghuhugutan nilang dalawa. Okay, malinaw malabo? Malinaw. Next. Oh, you need to have a plan. Because meron kang pangarap, diba? Katulad ng ginagawa sa inyo gabi-gabi. Ito ha, kung meron ditong uplines na ginagabi-gabi ni mga downlines niya, huwag mo lang silang puyatin. Dapat you need to have a clear plan kung paano nyo ma-hit yung target. Madaling mangarap, madaling magpuyat, pero kung paano ilalapat yung pangarap, yung structure, paano ma-hit yung target, that's another talk. Tandaan nyo po to. Gusto nyo malaman yung sino yung mga yumayaman sa networking? Yes! Sino yung malaman yung yumayaman? Yes! Ito po yung taong araw-araw nag-o-office. Yan na. Ang sabi ni Perez. Totoo! For the past 10, 25 years ko nag-network ha, kayo nakikita niyo ako lagi dito. Halos Monday to Saturday, halos nandito ako. Nung nag-network pa ako, kami ang nagsasara ng Green Hills. Imagine mo Green Hills ang sinasara ko. Hindi lang office, pati yung Green Hills. Kami na iiwan doon. Kami ang nagsimula ng gabi-gabi sa network industry. Grupo ko po ang nagsimula noon. Dumadaan sa amin si Goles, sasabihin sa akin, oh man, hindi pa kayo uwi. Sir, pauwi na po kami. Actually, kadarating lang namin. Pag sarado ng office, Pizza Hut kami. Pag sarado ng Pizza Hut, tapaking 24 hours. Kung alam niyo Annapolis, 24 hours yun. Bakit po? Pinalis na kami ng Dunkin' Donuts. Kasi order namin kape, ang tagal namin. Umiikot yung kape, may only kape, umiikot yung kape. Na-experience yun? Pinapalayas kami ng McDonald's. Dalawa palang benta, ubos na yung kape. Ubos na yung refill? Dalawa palang benta natin ng kape, ha? Yun po, yung grupo ng Manny Pascual na yun. Guys, napagdaanan ko lahat ng yun. Kaya dati, pag umahataw ako,
Paglapag ko sa downline ko, ito yung pera ko. Kain tayo kung saan tayo aabot. Kung anong kakainin ko, yun ang kakainin nyo. Kung anong kakainin nyo, yun ang kakainin ko. And that's okay with me. Guys, ang yumayaman sa networking, ito na, di ba? Ano sabi nyo kanina? Gusto nyo matamad ang pangarap nyo? Yes! Gusto nyo talaga? Yes! Kotse? Yes! Bahay lupa? Yes! Savings? Yes! Travel? Yes! Araw-araw ka sa office. Sabi, Ayan na. Nagkakaalaman na. Bakit araw-araw sa office? Bakit araw-araw sa office? Kasi baliw na baliw ka ngayon, mamaya magre-regot ka, nireject ka, tinawanan ka, nilait ka, wala ka naging downline pagtulog mo. Tama kaya itong ginagawa ko na ito? Tama? Di ba? Tapos sasabihin mo, pupunta kaya ako sa office. Tapos sisipa-sipa ka naman, yes, no, yes, no. Kaya yes, no mo, nasa office ka na bigla. Umaten ka na naman, speaker, si BP, yaw, sabi, yes, yung kotse, ako, pangarap, ako, lahat, ako na naman, ikaw, tira ka na naman, record, pero grabe, may pangarap ako, may record ako, ganito, tama mo na tinawagan. Ayaw nila sumali. Parang di yata talaga totoo to. Kinabukasan, ganun ka na naman. Ayokong tumingin, saan ako papunta? Ayokong makita yung office. Ay, ah! Nasa unified office na ako ulit. Atan ka na naman, speakers. Ang speaker naman, si Sir Elmar. Power din. Tito, yayama ka, grabe. Sabi mo, talaga! Nag-recruit ka na naman. Wala na naman sumama. Parang nakakapagod siya. Wala nang naniniwala. Wala na akong friends. Tama ba? Yeah. Ramdam? Yeah. Nangyayari? Yeah. Bakit hanggang ngayon nandito ka pa? Diba dahil sa pangarap? Guys, dahil sa pangarap. Tandaan mo, yung mga katulad natin, meron tayong option. Balikan mo yung work mo. Sino yung mga nag-work dito ulit? Tas kami. Hi, sir. Tuloyin nyo yan habang nag-unified. Alam na natin ang totoo na hindi tayo yayaman doon. I'm not against work, di ba? Kasi empleyado rin ako at may mga empleyado ko. But the reality is, hindi tayo dyan yayaman. Mabubuhay tayo. Pero yung yayaman, hindi ho talaga kaya. Di ba? Kailan ka ba miniting ng boss mo ang topic, pangarap mo naman? Halika, Pedro, ang topic naman natin ng pangarap mo, pangarap namin tapos na. Nangyari hindi? Huwag ka nang umasa. Di ba? Kaya kaibigan, ang yumayaman sa networking, araw-araw nag-o-office. Tanong, kaya? Kaya! Kaya! We, huwag ako. Sister Tawin. Ito, tandaan nyo. Ito, mark my word. Mark my word. Yung mga taong nag-aaraw-araw dito at naka-headlock, at naka-handshake sa upline, bilangan nyo pinakamatagal niyan 6 months, iba resulta niyan. Iba resulta. Promise! Iba resulta kasi dapat gabi-gabi nire-renew yung pangarap mo, nire-renew yung commitment mo. Kasi pagmanhid ka na, at nire-reject ka, tumatawa ka na lang. Na-meet mo yung kaibigan mo, ni-recruit mo, hindi sumama, nagkatabi kayo. O pre, doon ka pa rin ba sa network marketing mo? Oo. Ba't di mo ako ni-recruit? Ikaw?
Wala ka naman pangarap, ba't kita nirekrutin? Eh, di ba kailangan na-recruit-recruit dyan? Oo. Pero ikaw? Dance na lang. Sayang lang time ko. Ganun na ang response mo. You know why? Because alam mo na ngayon paano kumuha ng tao. Manhid ka na. Pag ganun na ang response mo, malapit ka na nun. At ito malupit, kakakapal ng mukha mo. Dahil meron kang goal at target. Pag may nakikita ka mga tao kaya di mo kakilala, kilala mo na. You look familiar. Ah! You look familiar. Did we meet before? Ah! Sinampo lang ko yan sila Ruth sa... Di ba Ruth? Sinampo lang ko sila sa Sambuanga. Kung ano ako mag-recruit. Hinihingan ko siya ng calling card. Walang dala. Ang ginawa ko, lahat ng dumadaan. Si Ma'am Mildred ba yan? Alam mo, nilalaksan ko para marinig. May dumaan. Parang hindi, parang si Ma'am Maribik. Lahat ng dumadaan doon. Oh, ganun ginawa ko. Ang good news dyan, may nirecruit akong isa. Hindi ko nga alam kung i-spill over ko kay Ruth o akin na lang. Di ba Ruth, nakita mo, no? Sinampo lang ko sila. Na hindi ka mawawala ng recruit, promise. Pag skillful ka na, pag knowledgeable ka na, if you know what to do, believe me, napakabilis ang networking. Napakabilis. Meron nga akong tatlong direct ngayon eh, hindi ko pa ni-encode. Sabi niya, kailan ba tayo hahataw? Teka lang, busy pa ako eh. Paano yan? Nagmamadali tayo. Teka nga, sandali, ma, di mo ako nagpipigil. Ang dami kong recruit. Kahit yung mga teller doon, lahat sa SNR, sa Fairview, lahat doon, pati yung mga CS lady doon, kilala na ako. Sir, kailan ba tayo mag-start? Eh, marami pa akong ginagawa eh. Ikaw pala yung may-ari ng Unified, sir. Ba't na-research mo na ba? Oh, sir eh. Kaya ka pala, bilhin ng bilhin ito ng coat. Lagi ako doon bibili ng coat. Para matandaan niya ako. Diba? Madali lang. Promise! Kinakabahan ka lang kasi. Hindi mo pa alam mag-build. Kahit yung downline ko, sabi ko nga sa inyo, kahit mahina yan, kaya yan. Kaya. Nakonyo po? Kasi, you know, the ability to communicate clearly and accurately to your people. Know the plan. Yan, bilog-bilog na yan? Di ba nakaka-stress yan? Bumilog ka, downline. Pag bilog mo, this is you. Tapos, this is you pa rin. Tama ba? Natatawa ka? Pag bilog mo, this is you ulit. Pres, paano dadami? Tandaan mo, dadami yan. Nung re-record ko yung Jensen, yung apply ni Lenore, si Nams, friend ko. Actually, hindi ko siya friend. Kilala lang niya ako sa network industry. Nag-post ako, nasa Dabao ako, nag-chat sa akin. Actually, hindi pala chat. Nalaman nila na punta akong Dabao. SMS pa nun. Sabi niya, upline. Si Nams to, taga General Santos. Sabi niya, nasa Dabao ka daw, magbibuild ka daw ng network. I don't know personally that person. Sabi ko, yes, naghahanap ako ng direct dito sa Dabao. Sabi niya, taga General Santos City. Oh, hindi ko naman alam yung General Santos. Malayo pala yun. Sabi ko, antayin kita. Matagal ako makadating, press, mga 4 hours. Sabi ko, sige, inantay ko siya dyan sa Jollibee. 4 hours. Kinausap ko, in-explainan ko. Alam mo yung direct ko na to, hindi ko alam, junkie pala, dami ng network kinalilipatan. Pag alam mo ang ginagawa mo, maniwala ka sa akin, kahit nga pipi ang downline mo. Kahit pipi. Kahit bulol. Kahit bulag. Basta alam mong mag-build. Kahit siya lang ang downline mo. Kasi yung bulag, may kilala rin yan, bulag. Tama? Yung malupit, yung bulag, may kapatid, hindi bulag. At nakita niya paano mo tinutulungan yung kapatid niyang bulag. Doon pa lang, nakuha mo na agad yung puso nila.
Nakita nila na meron kang tinatawag na leadership. Nagkaroon ka na agad ng integrity at character. And that family starts to believe na pwede yung plano mo sa kapatid nila. Nag-gets niya po? Guys, ganun kasimple. Pag ikaw nag-take responsibility sa pangarap mo, definitely yung mga tao sa ilalim mo, you will become responsible for them to help them build their empire. Kaya hindi lang madali. Kaya kailangan mo mag-decide. Nako niyo po? Kailangan nyo mag-decide. Kasi people around you right now are looking at you. Tinitignan kung deserve mo ba. Deserve mo bang sumunod kami sa'yo, mag-follow kami sa'yo o hindi. Kaya it takes a leader to lead a group. Hindi yan lalaki pag wala kang integrity. Tanda mo, yung person with integrity, hindi sinasabing matalino yan, magaling yan, mayaman yan, hindi. Nakakita kayo ng mga leader na mga labor leader? Nakakita kayo mga nagtotok sa crowd? Yung kahit mamatay ako, ganyan-ganyan, nakita mo? Alam mo, tinatay ng mga tao doon? Ito yung tao na dapat natin sundan. Pag tinanong bakit, siya yung leader namin. Napansin niyo ganun? Even sa church, tama ba, Francis? Yung member ng church, naniniwala sa pastor nila kasi nakita nila may puso siya sa mga church member niya. And sa network, very important yun. Kaya kahit ngayon, yan ka pa lang. Walang naniniwala sa'yo. But people around you start to ask question, sumama ka ba kay Manny? Bakit? Kasi hanggang ngayon, nag-unify siya. Ikaw ba nag-join? Hindi. Lahat pala tayo hindi nag-join. Bakit siya tumutuloy? Alam mo, nabibuild mo doon? Integrity. Kasi naniniwala ka sa vision ng company, naniniwala ka sa dreams mo. Na kahit ayaw nilang sumama, tumutuloy ka. And later on, these people, kaya sabi ko sa inyo, pag hindi ka pa tumatama, ano sabi ko? Take it until you make it. You think, you act, you move as if you are now a superstar. Ano sabi ko, pag may nagpe-pain dyan, kahit hindi mo downline, makikamay ka. Congratulations. Pag-congratulate mo ganyan, kahit hindi mo downline, ibang kamay mo, lakas. Later o magkakaroon akong downline. Tama? Nagpa-picture ka ngayon. Pinost mo. Nakita ng mga chiwari-wari po mong friends. Yung mga Marites. Nakita may post ni Manny. May nag-join na. Oo nga, nakita ko nga eh. Tsaka iba na yung angulo ng mukha niya ngayon, ha? May lipstick na. Ganyang kahalaga yung lipstick. Alam mo yung mga babae, di ba? Hindi yan pwedeng lumabas na walang hilat siya sa pagmumuka. Totoo. Lalo yung silang taga Makati. Iba pag nag-makeup yan, kahit puyat. Buo ang makeup niyan. Kahit yung makakain, naka-makeup lang, okay yan. Tama? Nakita ganun sa... Nakita mo? Di ba walang pera yun? Tingnan mo yung mga pormahan yan sa post. Pinag-chichismisan ka na. Tama? Bakit? Tingnan mo, totoo. Hindi sila nagla-like. Pero pag friends mo yan, dumaan yan sa wall nila. Sa ayos sa gusto nila, pag hindi ka nila ina-unfriend, dadaan yan sa wall nila. 1 year na yan eh. Nandyan pa ba? Yes! Ikaw naman umiyak na, malapit na to. Sila ang chismis nila. Mukhang nagkakaresulta na. Umattend ka ng system day, parang ganito, mami, tumayo ka rito, picture mo. My new group, one leg. Nakita mo yung one leg na ang dami? Pero sa totoo, umattend ka lang ng training. You start to condition their mind. And especially your mind, that later on, this will be your group. You start to condition yourself. Later on, this will be my network. Alam niyo ba, ganun ginawa ko dati? Pag nakipag-handshake ako, picture agad ako. Tapos ipapost ko, siyempre nandun ako, di ba? My new downline, congratulations. Pero hindi ko downline, sa crossline.
Nagbenta ng product. Alam mo, sabi ko dati, sa akin mo na lang ipasok yung alulins para magka-cheque ko. Kahit isang, kasi wala ko cheque, isa lang eh. Sabi ko, sa akin mo naman ipasok. Eh, wala akong sales. Kasi nga, mahihain ako dati. Pinituran ko yung products niya, sabi ko, grabe ang negosyo na to. Hindi ko naman product kanya. Pinost ko ulit. Nagtanungan na sila, totoo ba talagang nakakaklan siya? Oh, di ba? Tama? Alam mo sumunod? Nag-aaway-aaway na sila. Kasi pag tumeke na ako ng totoo, kahit 5,000, grabe, my first check, 5,000. Kahit 5,000 yun, pag pinost ko yun, sasabi ng mga friends ko, hala, may check na. Sasabihin ng isa doon, ko kasi negative ka, sabi sa'yo maganda yun, hindi ka sumali. Mag-aaway-aaway na yung Marites. Pero ikaw, nakikipaglaban pa rin. Ang dinidevelop mo doon, yung emotions mo. Yung character mo. Kasi, ngayon pa lang, yung belief level mo tumataas na para sa pangarap mo. Ang tawag doon yan, no? Use your available tools and technology. Diba? Na ma-refresh yung sarili mo. Hindi madali. Hindi madali. Sasabihin ko sa inyo, hindi madali. Kasi ako, 1 year. 1 year akong walang downline. Sino ito yung 1 year na wala pang downline? Taas kamay. Huwag ka na mahiya. Okay lang, sir. Taas kamay. 1 year ho, wala akong downline. Diba? 1 year. Kami ni Francis, so 1 year na kami. Ngayon pa lang, diba? Ngayon pa lang pumuputok yung group namin. Imagine mo, 1 year. Kasi 1 year is a learning year. Second year is the application year. Nag-a-apply na kami ngayon. Third year is the earning years. Kaya kung first year mo pa lang kumikita ka na, alam mo, buenas ka. Kasi 99% hindi kumita ng first year. Tama, mali? Tama. Guys, second year, third year. Pag tinanong nyo si Chimila Buen, third year siya halos kumita. Third year nagkakotse. Kinuwento niya yan, di ba? Pero magkano na kinita niya? Almost 60 million. Kaya you need to decide. Tonight, di ba? Tonight, this is not our night, but this is your night. Tonight, ginigising namin yung leader within you. Tanong, leader ka ba? Yes! Leader ka ba? Yes! Ask yourself. Lagi ko tinatanong sa inyo to. Sir Manny, why ako dapat maging leader? Why ko dapat tayuan to? Kung napanood niyo yung movie ng The Patriot, alam niyo yung movie na The Patriot? Starring Mel Gibson. Mel Gibson, right? Yung usapan din yung sa war, di ba? Nakikipaglaban siya, buong-buong loob niya. Tapos one time nakita nila yung plug, bumaback out. Anong ginawa niya? Because you are responsible for your success. Alam mo ginawa niya? Kinuha niya yung plug at kailangan niyang itakbo, pabalik ulit. Tumatakbo na paatras yung mga kaibigan niya, yung mga kawal niya, yung mga kasamahan niya. Kaya lang nakita nila yung plug. Kasi yung plug ang sign na we need to move forward. That plug represents the leader of the group. That plug represents your success path. Mga kaibigan, as a leader of your team, you should always show them that you are in front. You are the one that will decide kung saan kayo papunta. That's why you need to have a plan. You need to talk to your upline, especially kung ako sa BP. Dapat you know your plan for 1 year. Hindi pwedeng magninegosyo ka rito na alam mo lang mag-recruit, na alam mo lang mag-invite, na alam mo lang magpa-pay-in. Hindi po ito ganun. Because networking is a business that we need to plan every day. We need to discuss every day. Ilan ang kulang, sino ang tao, sino gugroom, sino i-build, kailan tatama, lahat siya pwede nilagyan ng timeline. Kaya tonight, you need to ask yourself, kaya ko ba o hindi? Gusto ko ba o hindi?
Decided ba ako o hindi? Guys, ang decision, hindi po manggagaling sa amin. Hindi mo manggagaling sa apply nyo. Kasi manggagaling ang decision sa inyo. Kaya tonight, pag-uwi nyo po sa bahay, umupo ka dun sa upuan nyo na pinaka-comfortable ka. Then tanongin mo sarili mo. Tanongin mo sarili mo. Yan bang pangarap na sinisigaw mo? Yan ba yung pangarap na gusto mo? Ngayong gabi, habang nakaupo ka sa seminar room na to, at nandito ka sa Unified, tanongin mo sarili mo, ito bang company na to ang makakatulong, ang makapagbibigay sa'yo ng pangarap na sinisigaw mo? Ask yourself. Ulitin ko, the person will decide for you is not for me. It's not me. It's not your upline, but the person inside you. Kaya tonight, di ba? Ask yourself, why? Okay pa naman ako, buhay pa naman, satisfied pa naman, bakit nga ba? After tonight, if you decide na, no, ayoko nito, ang hirap, okay lang ho tayo hindi magkita. Pero after this night, you decide na yung pangarap mo, nandito at kami makakatulong mo. Ngayon pa lang, congratulations, tapusin natin yung pangarap mo. With that, good morning po sa inyo lahat.